Hoy, mare! Ano latest? Hello mga kamarites! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good morning! Oh, yan ang mga inabati ng aming teen. Ako nga po ang inyong lingkod, si Papa Unbearable Ambet Nabus dito sa Marites University del Mayroon tayong napaka-special na panauhi. Napakaganda talaga namang ibang klase. Introduce mo yan, PhD Fab Rose Garcia. Yan! Siyempre po, very thankful ang mga Marites University dahil sa pagkapaunlak ng ating, di ba, alam mo yan, Dean. Oh, our favorite actress. Yes! Oh, Alam na! Yan ang favorito niya. Ako ang favorite actress mo, diba? Oh, diba? Oh, ayun na, hindi pa ba na-introduce ang salita na po siya. Okay. Napakahusay na artista at magaling na singer to. Kaya lang, kailangan... Sorry, namimiss ko yung pagkanta. Yeah, kailangan niyang bumalik dyan. Salamat po. At bukod dito ay... isa sa hinahangaan ko itong may bahay at nasa. Yan. Totoo yan. Yes, totoo. Yan. So, ladies and gentlemen, mga kamarites, Kapuso Star, one of GMA's afternoon prime queen, Yasmin Curly. Hello. Yasmin Curly. Hi po. Hello po sa mga kamarites dyan. Oh, diba? Yes. Hello po to my favorite, Kuya John. Favorite actress. And my favorite, Ate Ron. Favorite, Kuya Ambet. Thank you for inviting me here dito sa kamarites. It's a pleasure. Ayan. Yeah. Nakaka-excite mag-marites Test University dito. Marites ka rin ba? Oo naman. Oo lang. Talaga mo. Diyos ka, tanongin yung mga artista sa set. Kasi mabilis siya magsalita. Ako yung pinaka-marites sa set na. Ako, kikita mong gaganyan-ganyan yan. Pero, yung tipang pag nag-cut si Direk, okay, off na ang lapel. Okay. Ganyan ang galawan ng mga marites. Agad-agad, pag artista ka, tapos alam mong marites kayo, off mo agad yung lapel para hindi marinig ng mga audio. Alam nyo na. Pa Robert, ha? Ayan na. Talaga yes. Salamat sa pagkapaunlak sa amin dito. Pero yun muna, kumusta kaya? Ano ang mga kaganapan sa'yo? Kasi parang nakita ko sa social media mo, kagagaling mo lang ng Dubai ba to? Ay, opo. Okay. Nanggaling kami ng Dubai kasama ang The Missing Husband cast. Kasama ko doon si Rocco Nacino, si Sophie Albert, saka si Joros Gamboa with Direk Mark Reyes. Kasama rin namin ang staff ng show namin, ng The Missing Husband. Ang nangyari doon, nag-show kami doon for Bergerman Mall for GMA Pinoy TV. Mm. Tapos, yun, nakipag-meet kami with the OFWs. And then, after that, nag-shoot din kami ng some scenes, a little scenes, okay, sa Dubai. Yun na, Bongga. Oh, okay. Ang The Missing Husband, ang kanyang aabangan. Yan, yes, na upcoming series. Teleserye. Pagkatapos nung napanood natin sa primetime na Startup. Yung si Ina Diaz. Yes. Kasi doon, medyo offbeat ka doon na kapatid. Eh, diba, dito. Doon, puro smirk-smirk lang. Oh, dito sa The Missing Husband. Yeah. Dito, mabait siya ulit. Oh. Wife siya, ganyan. Ikaw yung nawawala ng husband. Ako yung nawawala ng asawa. Pero yung nawawala ng asawa, yun yung aabangan nila. Ano ba to? Nawawala ang asawa dahil nawawala ba talaga? Or nawawala dahil emotionally wala siya? Mga ganun. Yan yung mga kailangan nyo. Kasi maraming ibig sabihin ng The Missing Husband. Kasi right now, diba, dahil sa cellphone, nakikita nyo, minsan kasama nyo ang asawa nyo, pero lagi naman nakatutok sa cellphone. For the missing din ng husband. So marami palang makakarelate dito. Maraming makakarelate dito. Pero ikaw ba, Yas, nakakarelate ka? Yan. Ako? Hindi. Kasi yung husband ko laging present. Iba ka, Ray! Hello, Ray! Hello, Pangga! Hi, Pangga! Hello, Pangga! Hello, Pangga! Pero hindi totoo yun. Kung tutuusin nga ang husband ni Yas, palaging nasa himpapawid. Yes. Dahil ang husband niya sa isang piloto. Napakagwapong piloto, di ba? Ako, mahusay na piloto. Pero nararamdaman palagi ni Yas, no? Yes, oo. Nandiyan siya lagi, actually. Pag mga special events, lang gagawa siya ng paraan para nandiyan siya lagi for us, for our family. So, dinalaw ka din niya sa Dubai nung nag-shoot kayo? Yes, actually, kasama namin siya. Oh. Kasama namin siya dahil at the same time, dumalaw na rin siya sa sister niya na doon nakatira. Nurse siya doon. And yung sister
picture niya kasi doon, nakakuha ng golden visa. Dahil nabigyan ng award ng government. Isa sa mga nag-served during the COVID nung kasagsagan. Ano siya, nurse? Nurse siya doon. Ano ang benefit ng may golden visa? Pag may golden visa ka, parang 10 years na syempre yung mga papasukan mong bansa, hindi mo na kailangan ng visa. Okay. And then marami mga privileges. Bongga. Tapos pagpapasok ka daw sa Dubai Airport, meron lounge sarili ang golden visa. So may mga ganyan, may mga privileges na ganyan ang golden visa holder. And yun, pinuntahan niya yung sister niya and yung cousin niya nandun din. And at the same time kasi si Hobby, si Ray, nakatira siya sa Dubai for 5 years before because he used to work for an airline sa Dubai na base. So he used to work for Emirates before. So yun, nandun siya before. Parang mas bongga yung Emirates, ha? Bongga talaga ang Emirates. Diba? Ayoko namang intriga. Huwag mo na sabihin yung Dinala nyo rin si... Kaya nung nagpunta kami doon, nakipag-meet up kami sa mga kakilala niya doon and then nakapasok uli kami doon sa aviation. Yes. Tuwang-tuwa kami kasi nag-tour kami sa Airbus 380, yung Big Mama na simulator, saka yung Boeing. Pinapasok kami doon and then nakita namin yung paano yung nagte-training lahat. Kayong lahat na the meeting husband o dahil kay Ray lang? Pamilyal nyo lang. Kasi kami nag-extend kami. Sila kasi umuwi na sila nung 18 and then dahil yung taping namin 23 pa naman ng May. Mm-hmm. So sabi ko sa kanila, mag-extend mo na ako hanggang 22. So 22 sinagad ko na. Mm-hmm. Pag uwi ko dito, swab agad at taping agad ng 23. Pagod na pagod ako. Akala ko pag uwi mo dito, nagkakot ka ng gamit. Para yun na nakita ko sa'yo. Hindi, ang ginawa ko ate, ang haggard nga. Kasi naghakot ako, naglipat bahay ako ng May 11. Tapos May 12. Flight ko na papuntang Dubai. Bago ka umalis. So iniwanan mo ang mga kagamitan na hindi pa ayos. Ang layo ng pinaghakutan niya. Ang layo, sa likod lang ng bayo. Nahakot ko lahat. Nahakot ko buong bahay isang araw. Nakakaloka. Oo, ganun kami. Kaya ng asawa ko, sabi ko, my God, kaya ba natin to? Yung mga mukha namin, nakita ko yung mga photos namin. Ganun na yung mga mukha namin, kaya ba namin? Maganda ka i-vlog yan. Pero, yes. Pero in fairness, may mga tumulong sa amin. Like yung mga online suppliers, ganyan. And talagang sila, tinulungan nila kami kung paano kami makapaglinis. Kasi yung mahirap eh. Mm-hmm. Kasi lumipat kami sa isang bahay na wala naman nakatira. So yung linis talaga, yung alikabok, ganyan, and all. Yun talaga yung mahirap. Yung lamok. Kasi pag hindi na natirahan yung bahay, di ba? Yung lamok yun yung mahirap. Alam mo, talaga yung lamok. So, iniipis lahat. Eto nga, nakagat-kagat ako. Sabi ko, grabe. Pero Yasmin yan eh. Ganyan po si Yasmin. Oo, sabi ko, grabe. Pero ngayon, okay naman na. Tapos yung bahay namin ngayon, ayun na, inaayos na siya. Nagawa naman namin lahat. Nakapunta kami Dubai, nakapag-shoot. Grabe ang energy. Matapos siyang kadaldala na yan, maiba ako ng tanong. Yes, what's the story behind that very short hair na parang ngayon lang namin nakita sa'yo? Ito, nagpa-dark na ako ng hair. Kung makikita niyo sa Startup PH, si Ina Diaz, di ba? Short hair din siya, pero hindi ganito ka-short. Yung hair niya was parang nandito banda, tapos... Yes, tapos blonde. Ash blonde yun eh. Pero ngayon, nagpa-black, parang dark brown na ako ng hair. Kasi ito yung request ni Direct Mark na to papalitan ko yung hair ko. Actually, hindi to talaga yung hair ko sa show. Kasi nakagitna. Nakikita ko, may bangs siya. Ginaganyan yung bangs ko. Nakaganyan yan. Pero sinayadad ko lang ngayon. So dahil sa soap, kaya ganyan ka-short ang hair? Yes. Okay. Kala ko may ibang story or something, di ba? No, para lang lang. Sabi kasi ni Direk, parang gusto niyang malayo. Malayo yung itsura ko from Ina Diaz. Kasi masyadong natatak yung looks ko. No, so plada ka rin. Mataray siya doon. At saka siya talaga yung sa totoo lang ha. Siya yung character na kung ano yung sa Korean, makikita mo talagang, tumuwak. Tumakto talaga sa kanya. Kasi ate, grabe naman din. I'm a K-drama fan talaga. And ilang beses ko talaga pinanood yung Startup PH. And I'm a fan of Suzy Bay. I'm a fan of Kang Hang Na. Diba? Alam mo yan. I know. Pinanood ko talaga yung mga yan. And ilang beses ko yung paulit-ulit ko yung eksena. Alam nyo ba, bago ko, kunyari, sa Philippine version, bago ko siya i-artihin, papanoorin ko muna yung eksena nung original. Okay. So, papanoorin ko. Yung mga pareho na linya, pati yung mga nuances, yung smirk na yung... Nagagawa mo. Kuha niya talaga.
uulitin ko na naman. Tapos, gagawin ko siya in Filipino kung paano. Tapos, dadagdagan ko ng Filipino ko na konti. Tapos, uulitin ko na naman yung eksena. Papanoorin ko na naman. Tapos, titingnan ko na naman sarili ko sa salamin. Uulitin ko na naman siya. Ganon. Di ba nakakapagod yun? Hindi, kailangan po talaga eh. Kasi, ano siya eh, adaptation siya ng isang K-drama. Pero yung iba kasi, hindi naman lang ginagawa kasi pinababayaan nila yung director at ikaw mag-interpret ka ng sarili. Loyal. Nanggagaling si Yasmin dun sa pagkapanin niya. Sa akin kasi, bilang isang K-drama fan, maintindihan to ng mga K-drama fans, ayaw namin na masira or mabago ang kwento. Ayun. Lalo na kapag ginawa siyang Filipino. Yes. Kaya make sure na gagawin mo siyang tama. Mm-mm. So, kasi marami ka talaga magiging basher. Although, nabago ang ending. Ang tanong, yun na nga, nabago ang ending. Make sure na at least maging truthful dun sa original. Yes. Kung mabago man yung ending or anything, kasi version naman namin to, di ba? Na bayaran naman ang rights and all. So, alam mo yan? So, kami na yun, diba? Pero at least yung arte and yung character nung pag-portray mo, nagawa mo siya bilang artista. Ay, yung mga co-stars mo naman kaya? Nagawa naman siguro nila. Diba, nagawa naman nila? Ayun talaga, issue kayo. Alam mo, yung character niya, nandudun pa rin siya. Anyway, pinag-usap pa namin ng Startup PH. Grabe kayo, alam nyo, kayo talaga, gagawan nyo pa ako ng issue. Baka mamaya magkaroon pa ako ng bashers dito sa show nyo ng Caritas University, ha? Sure ako magkaka-bashers ka pag yun ang pinag-usapan natin. Sinundan lang naman namin yun. May friends kami. Friends kami lahat. Huwag kayong ganyan. Wow, parang na. Yeah, totoo. Nako, yan lang po talaga si Yasmin. Oh, yan si Yasmin. Loka-loka yan. Pero masaya kasama yan. At talagang isa sa mga totoong ano yan. Straightforward yan. Oh, ikaw na, Rose, magtanong next. Nako, napakadaling pumik-up. Pag ano, papakialaman ka. May issue kayo? Galit ka sa kanya? Ay, kumusta na pagiging mama mo? Pagiging mommy. Oh, mommy mo. Kay Ayesha. Kumusta naman po? Si Ayesha right now, ang dami niyang activities. 10 years old na siya. And then, bakasyon na ba? Hindi pa. Nag-ano po siya, gymnastics sa school. Wow! And then, nagpa-piano din siya. And then, she's very active. Isa siyang ano doon sa school, officer siya. Business manager siya. So, campaign manager. Wow. Parang, sabi ko nga sa kanya, baby, kasi na panood ko yung Queen Maker, di ba? K-drama ulit. Kasi, oh my God! Kasi yung Queen Maker, isa yun sa mga paborito ko rin. Ang ganda po ng palabas yun. Kung panoorin nyo. Si Yasmin po ay isang local actress. Baka nako-confuse na kayo. Na talagang ano lang, super kaya, fun. Kasi yung Queen Maker. Yeah, maganda siya talaga. Yung Queen Maker po. So, ipanoorin mo yun. Is ano, para siyang, diba, PR siya eh. Ano siya, yung parang siya yung maggagawa ng image mo para ikaw maging queen. Totoo. Ayan. So, siya yung mag-create ng image mo. So, yun yung role ni Ayesha. Siya sa school. Siya siyang business manager. Talaga na i-connect, na i-relate. So sabi ko sa kanya, baby, maganda yung role mo. Isa kang queen maker. Nakita mo tong soap opera na pinapanood. Carry naman niya. Tinanggap naman niya. Oo, sabi ko, I'm so proud of you. Ito, ikaw ito. Sabi niya, tuntuwa naman yung bata. Anyway, naka-yes na rin lang tayo. Yes, ilang taon na kayo together ni Ray? 17 years together. Grabe, no? 17? Tapos 10 years old yung anak nila. Yeah. Kasi yung 17 years, kasama na yung pagiging mag jowa, yes. Tama. Yes. 11 years married. Yes. So ito nga, yes, kung titingnan mo, nung time man nangyari, balikan natin yun, ano? Kasi nasa peak ng career si Yas nung time na yun. Pati ba pinting ng puso ko, nose ko, mga ganyan. Ay, ginagawa niya. Ito ba may naalala ko? Actually, may naalala ko, Ate Rose. Ano? Actually, sinunod kita. Ikaw yung nag-advise sa akin. Maraming in-advise sa akin si Ate Rose during that time. Si Ate Rose, nakita niya ako noon. Nakita niya akong buntis ako. Pero hindi siya, parang dinedma niya lang na buntis ako. Kala niya mataba lang ako. Kasi noong mga panahon na yun, buntis ako noon. Tapos, may nag-tweet doon kay Oji Diaz, sabi niya. Sabi niya, Kuya Oji, si Yasmin po ata buntis. Siyempre, nireport naman agad ni Oji. So sabi niya, ay hindi, baka nagdadalang tae lang yan. Sabi niya noon. Eh, hindi naniwala. Kasi bagets-bagets pa. Bagets-bagets pa. Eh, nakita na ako ni Ate Rose. Sabi niya, ay, ba't ang laki mo? Taba mo ngayon. Ganun na sabi niya. Sabi niya sa akin. Sabi ko, opo. Crying lady pa yan ang mga panahon na yun. Noong mga panahon na yun, ano ako, emotional ako. Nung buntis ako. Siyempre. Emotional ako. Super young ka pa eh. Hindi dahil maintindihan. Umiyak si Yasmin. Isang tanong lang na ano. Isang tanong lang.
pack. Mm-hmm. Isang tanong lang, pack. Okay po, ah, babay na po. Alis na ako. Malaking pagsubok yun kasi nga sabi ni Rose kanina, nasa height ka ng career mo. Actually, nung panahon po na yon, nasa age na rin naman ako. Mm. Kasi, ano na ako noon? 23. Ah, okay. Pero kasi, nung time na yun, may I add, nag-aaral si Yasmin noon. Diba? Yes, nag-aaral po ako. Nursing. Alam ko nurse ka. Nursing, yes. Okay. At dapat itutuloy niya yun ng medicine, tama ba? Yes, dapat mag-med po. Matalino yan. Yeah. So, Victorian. Kaya nga favorite ko siya, diba? Talaga ba, Dave? Grabe po yung favorite. Kuya Gennardo. Oh, diba? Yes, yes. Ano po, nung panahon na yun, ang nangyari, ano ba? Nag-ano din ako eh, nag-hibernate din ako sa showbiz noon. Mm-hmm. Kasi, nung panahon na yun, nung nabuntis ako, wala na rin akong contract with Gino. Mm-hmm. Kasi, yun yung time na, nag-ano na ako, nag-aral na ako. And, parang, nagpaalam din naman ako sa GMA na mag-aaral po muna ako, ganun-ganun. Kaya wala akong kontrata. So, sakto lang din siguro. Kasi kung under contract ako, di... Talagang, alam mo yun, cannot be. Oo, cannot be. Pero, sakto lang din siguro. Yun, pero parang timing. Gawin mo yung malaking sakripisyo din. That's non-showbiz. Must be really love talagang... Ano din talaga, tadhana na siguro yun. Siguro yun na talaga gusto ni Lord. Yun na talaga yung gusto ni Lord, na magka-baby ako at that. Pero yes, nung ano anong feeling nyo ni Ray? Kasi I'm sure nung time na yun, marami nagdududa kung magkatagal ba kayo. Mm-hmm. Kasi una-una, showbiz, bata pa kayo. So anong feeling nyo ngayon na 17 years and still together? Happy married. Alam mo minsan akala mo minsan pagbata ka sobrang bigat ng pagsubok or yung mga ano. Pero pagdating ng araw, pagtatanda ka na, marirealize mo ano lang pala yon. Parang akala mo sobrang bigat pero kakayanin mo rin pala siyang malagpasan. Hindi naman pala basta magkasama kayo, yun ang importante. And may family support. Yes, actually dapat kayo mag-asawa. Solid kayo. Kasi kayo lang talaga magkakampi hanggang sa dulo. I mean, pag yung asawa mo, kakampi mo, lagi kayo panalo. Pag hindi kayo magkakampi, ayan mga Marites, ha? Wali. Makita nyo yung mga Marites. Wag from experience. So, paano siya naka-adjust sa'yo na ikaw kilalang personalidad sa showbiz tapos siya ordinaryo? Napaka-supportive ni Ray. Supportive ang asawa ko. Napaka-supportive niyang asawa. Hindi mo naman siya under, ha? Hindi po, hindi po. Ako po yung ano, actually mas alpha si Ray. Opo, pag nagsasalita si Ray, tahimik po ako. Hindi po ako ganito kadaldal, ha? Okay. Tahimik lang po ako as in, cook lang siya ng cook. Masarap magluto siya. Ano yung mga bagay na hindi nyo pinagkakasunduan or alam mo yun, may argument or something? Lagi kami nag-arguments. Maniwala kayo. Over what? Over a lot of things. Like, maniwala kayo, lagi kami nag-aaway. Hanbogo? Pero yung away lang na... Diskusyon na away o yung away na... Parang ano lang. Away talaga. Nag-aaway kami ng asawa ko. What do you mean by away talaga? Oo. Nag-aaway kami. Like, nag-aaway. In, paanong away? Away. May ganon? Away. Kasi, nag-aaway kami sa maraming bagay. Like, example, kunyari, pag may lahat, ideas. Budget sa bahay. Hindi namin pinag-aaway ng budget sa bahay. Pero more of, mga thoughts, makinig ka sa akin, mga ganyan. Kasi, ako eh. Alpha ka rin. Stubborn ako eh. Kapag, gusto ko. Kaya rin, sasabihin niya, pero ako, parang, gusto ko eh. Ganyan. Gagawin ko pa rin yung gusto ko. Ganun. Parang masaya gawin eh. Ganun. Paano nag-i-end? Sinong nananalo? Sinong sumusuko? Ayan. Dalawang hindi nag-uusap. Tapos ang ending, itutulog. Pagkatulog, pagkagising, yun, nag-uusap na. Okay. So, hindi kayo naniniwala dun sa dapat hindi ka natutulog. Hindi tinutulugan ang issue. Para kasi hindi namin kaya makipagplastikan na nag-inis ako sa'yo. Anyway, tapos, siguro yung sa ibang tao nag-work yun. Correct. Yung huwag kayo matutulog nang hindi kayo bati. Mm-hmm. Pero sa amin kasi, pag nakatulog kami, dun nare-refresh yung mind namin. Okay. Kasi siguro pagod kami, kaya kami nag-away. Mm-hmm. Sa amin, kailangan namin itulog, pagkagising namin, refresh kami, mas
mas maliwanag sa utak mo. And then, mag-usap tayo, bati na tayo. Sinong nauuna? Nag-approach or maglambing? Dati ako lagi nagsusorry. Ako lagi dati nagsusorry. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ganun? Ako lagi nagsusorry sa'yo. Parang unfair. Pinyo pa din ah. Tapos, paano niya tinatanggap yung ganun? Sabi ko, ba't ako lagi nagsusorry? Di ba ikaw lalaki, dapat ikaw nagsusorry. Ganyan. Tapos sabi niya, ano ba, hindi siya nagsusorry, ganun-ganun. Pero na-realize ko naman na minsan, meron siya mga gestures, ganyan. Hindi lang by words. Oo, kunyari bigla kanya yahag, ganun, or bigla siyang bibili ng something, papakainin niya ako, yun lang naman, di ba, matakaw ako. So, papakainin niya ako, tapos sabi pero yes, niya, buti, healthy pa rin yung relationship niyo. Kahit sinasabi mo, palagi kayo nag-aaway. Oo, madalas. I think healthy naman ang palaging nag-aaway. I mean, hindi ko sinasabing, eto kasi yun, kung hindi kayo nag-aaway, hindi nyo na settle yung issues na dapat nyong isettle ngayon pa lang. Kasi kapag yan, hindi nyo napapag-usapan, wala kayong open communication, hindi nyo nalalabas ang galit nyo sa isa't isa, dahil sa sobrang tagal na ng relationship nyo, baka mamaya, one day, sumingaw na lang. Meron kayong ang tawag mo doon? Walkout syndrome, diba? May ganon. Malala na kasi. O biglang na kayo, gone girl. Mga ganyan, diba? Nawala na siya. Biglang goodbye. Pero, kailangan kasi ganun. Wala ko tayong magagawa. Ganun talaga mag-asawa. Paano ngayong may anak kayo? Paano may lumalaki na witness niya? Or paano yung parang sanay na sa amin yung asawa namin? Yung anak. Parang pag magde-debate kami, sabi niya, okay. parang dead man na, di ba? Yan ang away niyo. Paano naman yung mga loving-loving niyo? Ayan! Loving alam ni Rose yan. Loving-loving? Paano naman yung mga bawi, pang-pambawi? Bawi-bawi, mga syempre, paglulutuan ko siya, ganyan. Yun kasi yung yun yung love language ko, ang pagluluto. And then, gifts, ganyan. Yan yung mga love language ko. Yun. And then, good morning, gawa ng kape, mga ganyan. Mga simpleng bagay. Mga simple joys in life. Yan yung mga... Pero sikreto ng 17 years yes of togetherness? Yung iba nga, ilang taon iba nga, di ba? Buwan pa lang, naghiwalay diba? Na. Kasi, tapos sa social media, nagbabangayan. Tama. Kagaya na i-report namin mama. Hindi kasi namin hinahayaan na ibang tao na hikisaw-saw sa away namin. Good. Oo. Kasi... Wait lang. Singit lang. Ibang tao meaning kahit yung sarili nyong mga kapamilya na kapalibot sa inyo? Hindi pwede. Kahit magulang. Kasi, ganito yun. Kailangan kayo lang dalawa mag-asawa makasettle ng problems nyo. Hindi nyo yan pwede i-post. Nag-away lang kayo tapos ipopost mo agad yung asawa mo. Tapos hindi mo na mababawi ngayon. Correct. Kasi naghiwalay kayo tapos biglang next day, bati na pala kayo tapos na ilabas mo na sa media na hala, na kayo, diba, paano mo na mababawi. Pero in fairness to Yasmin, masipag to sa social media, pero hindi mo nga siya makikita na nag-event outdoor or ginagawa Kasi parang, para sa akin, parang ang social media kasi dapat yun yung place na makakita ka ng positivity. Correct. Para yung mga tao mas ma-inspire in life and then mas maging positive yung mga tao surrounds you. Kasi yun yung mga, nakakahawa siya. Mm-hmm. Nakakahawa siya na kailangan yung positivity, nakakahawa na, yung parang ngiti ba? Mm-hmm. Pag numiti ka, di ba, positive yun, ngiti din yung tao. So, kailangan positive yung social media. Yun. Hindi siya dapat negativity para... So, magaling ka palang media influence. Sir, kailangan maiwasan yun. Kaya I try na as an influencer, I try to be responsible when it comes to postings. To posting, especially iniisip ko rin yung mga may mga younger kids na nanonood. Kasi yung mga tao ngayon, like especially in the Philippines, wala tayong mga filter when it comes to our mga internet providers, unlike yung ibang bansa. Honestly, kung pwede nga mag-propose ngayon sa ating government, diba? Why not? Go! Diba? Sana, diba? Yung mga ating mga internet providers, sana magkaroon sila ng
parang filter ba? Mm-hmm. Kunyari, kung gusto niyo mag-avail nun. Hindi naman censorship, nun, kundi, yeah, tama ka, filter. Oo, filter. Na, hindi kunyari, makita lahat ang mga... For family. Okay. Kunyari, pro-family, dahil mm-hmm. may kids ka. Mm-hmm. So, itong mga websites na to, hindi mo makikita. Pero kasi ngayon, it's really very open for lahat kahit everyone. Really. Unlike dun sa ibang country, mm-hmm. hindi ko naman sinasabi. Yeah, pero yung ibang country, merong filter sa kids. Correct. So, sana sa Filipino kids din, ma-apply din yung ganong setup. Very kasi, good. Kasi, para sa isang mom, yeah. kasi yung, syempre, hindi ko naman maiwasan yung online classes ang bata. Mm-hmm. So, mag-scroll, mag-gadget, and everything. Hindi mo naman maiwasan. Social media, nandyan na yan eh. Wala ka na magagawa. 2023 na. Mm-hmm. So, ang magagawa mo na lang is parang tatlagay mo na restrictions, lagay mo na ganito. Pero kung ang bata, gusto talaga eh. Ang gusto pa naman mga bata ngayon, nag-explore talaga sila. Eh, isang pindot lang, alam mo na. Kaya nga, as an influencer, sa Facebook sana, na lang maging eh, kahit ano, pwede makita, di ba? Kaya yun, sana iwasan na lang din yung mga... Wala bang plano pumasok sa politika? Ako po? Wala po. Oo, kaya maging resource speaker ng mga, alam mo yun, nag... Ako, wala po eh. Kasi ang galing mo magpaliwanag, diba? Based from your experience. Naliliwagan si Diego. Diba? Alam nyo, eventually si Yasmin, pwedeng gawin ng GMA na sa mga... Spokesperson. Or magazine lifestyle host. Bet mo ba, Yas? Bakit hindi mo pinasok yung pag-uusap? Hindi po ako magaling magsalita. Hala! Hindi po ako magaling. Pwede na kami hindi magsalita dito. Ikaw na lang, oh. Ate Rose, weakness ko nga yun. Na ano nga ako na pagtungkol sa salita. Minsan na ano ko na kinakabahan ako kapag tungkol sa salita. Mga hosting, ganyan. Mas simpleng, ito lang kwentuhan lang kasi, kaya diba? Yung, kaya ano nag-YouTube channel ako, sabi nga ni Pangga sa akin, oo, para masanay ka magsalita. Kasi yung YouTube mo yung magsasanay sa'yo for public speaking, ganito. Pero magaling ka. Talaga po. Yes. Naku, hindi ko po alam. Pero, naku, tinatry ko po yung best ko. Oo, dito sa Maritas University, flat one ka. Napaka-casual mo lang. Napaka-natural mo lang. At saka, sincere nang gagaling sa utak niya at saka sa puso niya yung sinasabi niya. O, ayan na. Sa career naman daw tayo ngayon. Yeah. Okay, yeah. Since Starstruck Batch 1, of course. Yes. Original Starstruck to eh. Mm-hmm. Pagkitingnan mo yung career mo ngayon, paano mo siya i-assess? Contento ka ba? May mga hinahanap pa? Paano? Ano na po ako ngayon eh? 2 decades na po pala. I know. 20 years. 18, 19 years na kayo magka-2 decades na kayo. O kaya ka 2 decades. 2003. September 6, umere po ang Star Strong. 20 years na. Yeah, I remember that. September 6, 2003. So, ano po, magka-20 years na po ang Star Strong. Ang dami mo ng achievements. Dapat may paandarang Starstruck na ano, 20th year. Sana may movie or something. Or meron. Baka. Or special or something. Mm-hmm. True. Diba? Kasi karamihan sa inyo, mga may asawa na, saka, may mga anak na rin. Tama, at saka nako. Yung mga iba kasabayan nila. Yeah, going back to mm-hmm. her question, ano na nga, nasaan na na-achieve mo na ba? Happy ka ba? Contento ka ba? Or yes, you want more? I'm happy with my career. And pero syempre nandun pa rin tayo sa never stop learning. True. Kasi ganoon naman talaga ang buhay eh. Kahit in our kahit uugod-ugod na tayo, di ba? Correct, di ba? We still have to learn. Uugod-ugod na tayo. Bakit ako ganun? Hindi kasi, di ba? Sample lang. Saka kahit sa ang ano naman yan, kahit sa ang industry, yes, kahit sa ang career yan, never stop learning talaga. If you want to improve on a craft, kung nandun yung passion mo, I think nandun pa rin yung eagerness ko to learn more. Kaya okay, nag-lead ka pa, di ba? Oo naman! Diba? Marami ng bago dyan, kumbaga, yes, di ba? Yun nga doon yung sasegway ng tanong, yes, Rose and Dean. Sa 20 years mo na yan, ano yung masasabi mong naging legacy ng isang Yasmin Curdy? Na show po. Hindi, ikaw, as an actress, as an artist, as a woman. Legacy, I think yung ano, yung, I think yung pagiging ano, role model. Mm-hmm. Role model. Yun. Yung, oh, agree. Oh, diba? Yung whole thing. Agree, yeah. Diba? Kasi I try to be a good person. Yes. Yan. Kasi gusto kong maalala ko bilang isang artista na may mabuting kalooban. Correct. Ganun.
Yung gusto kong maalala ko. Okay. Yan, anong feeling mo dun sa title sa'yo na, kumbaga parang ikaw talaga yung reyna ng Afternoon Prime ng GMA? Oo, totoo yan ah. Siyempre masaya po ako. Masaya po ako dun sa title na yun. And nakaka-flatter. And nakaka-pressure din mm-hmm. at the same time dahil title 'yun ng Afternoon Drama Queen and ayun and I'm really really happy. Pero okay ka na sa afternoon o gusto mo pa rin na sana mas sa prime time? May naniniwala ka ba doon yung may pang afternoon, may pang prime time? di ba? Mm-hmm. Hindi naman din po ako naniniwala kung may afternoon or may prime time. Pero naniniwala po ako na nag-rate ang isang show mm-hmm. dahil kapag may collaboration ng lahat ng artista, mm-hmm. cast, staff, saka maganda yung kwento. Okay. Yes, at walang pasaway na co-stars. Correct. Ano ba? Yes, kumusta ang pagdating kasi sa loyalty, parang na-prove, napuprove ka. Yeah, 20 years, diba? Yes, ng Kapuso Network, diba? Let's face it, hindi lahat ng homegrown talent ay nandiyan pa rin. Doon sa talagang network nila. So with you, it's really your choice, would you say? Well, Ate Rose, wala naman din, wala akong nakikitang mga rason na kailangan ko pang lumipat. And naging mabait naman sa akin yung mga nanay-nanayan ko sa showbiz. Nandiyan naman sila for me. Inaalagaan mm-hmm. naman ako ng GMA network, ng mm-hmm. home network ko throughout the years. So I really love my home. Nang sarap pakinggan. Kasi diba, sa 20 years, ilan na lang ang nag-stay ng ganun, especially with the young artists now, celebrities. Anong gusto mo ibigay na payo sa kanila para hindi biro ang 20 years? And I'm sure counting pa yan. Kasi andyan ka pa, nagli-lead ka pa, ang dami mong pa-projects na ginagawa. So advice dito sa mga baguhang pasaway minsan. Alam mo yung minsan na feeling nila, nalunod sa isang, sabi nga sa kasabihan sa showbiz, nalunod sa isang baso ng tubig. Mga primadono na ngayon. Primadona, mga ganun. May connect, blind item kasi na. Diva, mga ganun. May mga ganun blind item pala tayo. Alam hindi ako makarelate. Mamaya, bulong nyo yan sa akin. So anong gusto mong ibigay? Light item to. Na payo dito sa mga kabataan ngayon na, alam mo? Paano ba? Honestly, kasi yung industry na to, yung mga mabababang tao sa production, someday magiging boss mo din sila. So yung mga PAs nyo ngayon, mm-hmm. someday magiging producer nyo yan. Mm-hmm. So maging mabait kayo sa mga yan. Hindi ko sinasabi dahil magiging producer nyo sila, kundi maging mabait kayo sa lahat ng tao sa paligid nyo. Hindi lang dahil may possession sila or may motibo ka. O dahil may motibo ka para makakuha ka agad ng show uli, ganyan-ganto. Pero maging mabait ka lang sa lahat. And ayun, tratuhin mo sila bilang tao, kasama pati mga talents. Kasi lahat yan nagtatrabaho, saka lahat yan tutulungan ka para mag-rate ang show mo. Pagdating ng araw, hindi magsasucceed ang show mo kung hindi ka tutulungan ng lahat ng tao sa paligid. Correct! Yun. Katulong mo silang lahat. So, ayun, I suggest na maging mabait ka sa lahat. Ikaw ba may nakaaway ka na hindi mo na kinakausap o binabate? Or ayaw mo makatrabaho? Ayaw mo lang makita? Dati meron akong dati nagkaroon ako ng issue before, di ba? Ayaw ko siya maka-work. Si di ba? Nagkakasuhan pa kami. Ay! Before. Si pwede bang banggitin? Oh, pero kasi ngayon, okay na kami, di ba? Nag-public apology na siya and everything and all. Pero parang hindi natin na ma-retest ito, sino ito. Banggitin mo pangalan, malala namin. Ay, hindi, okay na. Ayoko na siya. Biglang nagkaroon ng daho sa interview natin. Well, ayoko na palakihin yung issue. Pero okay na kayo. Kasi mabait naman yung brother and mabait naman. I think nagbago na rin siya. Nagbago na rin siya. What I've heard, na okay na and we've moved on. Patapa kami naman ngayon and
So, nangyayari talaga mga ganyan-ganap sa showbiz. Yes, of course. Yeah. Pero at least bata, hindi ka na matanda sa iyo. Pero medyo traumatic din talaga yung experience. Alam mo yun, as a kid, as an artist na young actress. Mm-hmm. So, maganda rin talaga for young artist, yung mga magulang, nandyan din yung guidance. Importante correct. Nandyan yung guidance nila. Kasi ang mga batang artista usually madaling mauto. Okay. Okay. Totoo naman. Madaling mauto yung mga yan. So, kapag sinabi ni Direk, ganito, kailangan mo gawin yan. Kung hindi mo gagawin yan, attitude ka. Mm-hmm. Diba? Ganyan. Eh, paano kung hindi pala bukal sa loob mo? Mm-hmm. Diba? Paano kung ganun? May na-pressure ka na ba? Na, bawa, pinapagawa sa'yo ng director to? Na ayaw mong gawin, tinawa mo pa rin. Hindi, meron. Wala. Ah, wala ba? Wala naman akong ganun. Ang GMA, inalagaan kami. That's good. Inalagaan kami ng network namin. Pero, may mga iba. Mga iba, mga nagkwento and all. Pero I won't mention, syempre. Pero syempre, for the new artist, learn to say no kung ayaw nyo. Tama. Diba? Learn to say no. Kasi katawan nyo yan eh. Kayo yan eh. Artista kayo. I mean, may mga, kung hindi naman kailangan gawin, huwag nyo gawin. Kung gusto nyo gawin, gawin nyo. So, nasa sa inyo rin yan. Meron namang freedom ang isang artista para yes. to make her decision or his decision kung gagawin niya. Diba? Okay. Yes. Pagbigyan naman natin ng mga kamarites. Yes. Kasi alam mo, isa sa naaalala nila sa iyo ay ang pagiging singer mo. Yun na. Yes. Oh. So, yes, ito muna ang tanong, wala ka bang planong balikan to? Gumawa ng album? Mas-release ng mga single? Sa ngayon po kasi yata, hindi na ganun kauso ang album. Pero... O, narinig mo how or sa ngayon, na ganun kauso. Ay, kasi, mga digital training. Kaya nga pwede ka mag-release sa Spotify. Ang uso na po ngayon is single. Yes. Sa i-release mo. Spotify. Pero, gusto ka namin makita kumakanta dun sa Wish. A Wish. Oo, di ba nag-emote ka dun? Hindi ka ba nakakanta dun? Hindi pa po. Dito sa Unplugged, pwede siyang kumanta sa Unplugged. Pwede. May concert dito. Mag-wish ka pa eh, mayroon namang unplugged. Kaya nga, may truck kasi ako. But anyway, pero yun, pakatayin ba natin? Sample. Yeah, plans. As in, ako po? Oo. Ikaw uli. Ano po? Hindi po siya po. Ako po. Yes po. Gusto ko naman po talaga kumanta. Kasi first love ko yung singing. Tulad ng sabi ko before pa. Doon kumakanta naman din ako sa mga out-of-town shows, mga out-of-the-country shows, ganun. Mga fiesta. Na-enjoy ko naman po. Mga live streaming. Oh, kumakanta po yes. ako. Sa YouTube channel. Diba? Sa Smule, kung ano-ano pang mga apps. Sa Smule. Dahil daw dyan, pwede daw, kasi na-mix na din daw ng mga Marites. Yung iyong hit song. Baka pwedeng sample naman din. Yan. Alin po yung... A portion. Yung I Know. Anong I Know request mo, Jego? Tagalog yun, diba? Meron siyang request eh. Yung Tagalog song. Tagalog po? Nirawan na. Kahit ano na. O kahit ano na daw. Kahit ano. Ano ba yung Tagalog? patuloy pa rin? Or? Ano ka, Diego? Ano ba, Diego? Mm-mm. Ah, kahit ano. Kahit ano. Go. Oh, yung I know kasi ang ano niya. Sige. Hindi yan yung I know. Okay, ladies and gentlemen, mga kamarites. Miss Yasmin! Gerdy! I don't need to own a fancy car. Driving you around the city, I don't need much, only your attention, a hand to hold, make me feel that I am not alone. I know, with you my life is worth living. I know, with you my life is gonna be just fine. I know, with you each day begins with a smile. Yun. Balik na. Kanta na ulit. Oo, sayang. Nagsusulat ka ng mga... Meron, yes, meron akong kinanta before. Ginawang kanta before. Yung Love is All I Need. I feel empty inside. I just lost my mind. Do dreams come true? I never knew. Parang gano'n.
Tara. Nakalimutan ko na yun. Oh, kasi siyempre sa 20 years, like, ang dami niya ng mga experiences, mga inspiring na nangyari sa kanya. Kasi ang tingin ko, kung mag-a-analyze ang isang word, very inspiring yung naging 20 years mong sa showbiz. Kahit may mga intriga, nag-survive. Ano mangyari sa anak mo? Namana ba? Namana. And follow-up ko. Namana ba ni Ayesha? Nagpa-piano. Si Ayesha kakapanalo lang ng singing contest sa school. Oh. Parang nakita ko yung post mo na yan. Oh. Tama, first, oo. First singing contest niya sa school. O, diba? Proud na proud ang nanay. Yeah, talaga. Kinanta niya Speechless dun sa Jasmine. Mm. Yung sa Aladdin na bago, yung movie. Yun yung kinanta niya sa school. And nung sinabi niya sa akin gusto niya sumali sa singing contest, sabi ko, totoo ba? Yung kinanta niya, sabi ko, wait lang, babe, wala kang technique, wala kang ganito, wala kang ganon. So, naging coach ka? Sabi ko, tinry ko siya i-coach. Pero syempre, kasi kapag anak mo, minsan ang anak, ayaw makinig sa nanay. Totoo naman, totoo. Alam yan ang mga nanay. Mm-hmm. Yes. Hindi. Plus, may kasamang naihiya pa yun. Pero kapag teacher, makikinig ang anak mo. Kaya, so, ang ginawa ko, kumuha ko ng coach. Okay. Sabi ko, baby, join ka ng contest. Ito na, para may vocalization. So, nag-aral speech siya. Speech mother. Ayan, tapos pagpunta niya doon, at least ready na siya. Sabi ko, bago ka lumaban, pumunta sa contest, kailangan handa ka sa gera. Oh. At talaga naman. May bala ka. Mm. Ganon. Kasi hindi ka pwedeng sumali-sali na wala kang bala. At wagi. Success! Success! Pero, nakikitaan mo ba siya na susunod sa'yo na mag-aartista din o magpipiloto? Saan sa dalawang yon? Hindi, may isa pa akong singit. Mm-hmm. Kasi narinig ko kanina, nag-gymnastics eh. Nag-gymnastics siya. Actually, nag-compete siya. This July may competition siya. Hindi ka natatakot, mabali-balian o what? Nakakaloka po siya, nagugulat. Napapasigaw nga po ako pag gumagana sa bar siya. Gumagana na ako. Sa ko, Diyos ko, ano ba po? Ano ko, sali ng gymnastics. Gusto niya yun? Gusto niya, masaya siya. Eh, anong gagawin ko? Eh, nandun naman yung coach. Sabi nila, sports. Eh, sabi ko, my God. Balian. Oh. Balian, oh. Nalang, syempre, nanay ka, eh, diba? Parang, naman. Papaano ka nalang. Pero yun nga yan. Saan mo siya nakikita? Susunod sa yapak mo maging artista o susunod sa yapak ni Ray na maging piloto? Si Ayesha, sabi, open siya sa amin. Ang gusto niya daw, maging piloto at gusto niya rin maging artista. Okay. Abot ka! Why not? Pwede naman yun, diba? Siyempre, anak, diba? Tatay at nanay. Eh, sabi ko sa kanya, eh, bahala ka kung gusto mo. Doon ka. Doon ka mataya. Doon na rin pupunta yung next question. Wala pa kayong planong sundan? Ayun na. Ano po, hopefully, sana this year, diba? Sana, diba? Para umabol kami sa Year of the Dragon. Kasi, ano ko eh. May pala dito. Oo, kasi ako, Year of the Dragon ako. Kaya naman pala. Ano ko, Year of the Earth Dragon ako. Si Ayesha, Year of the Water Dragon. Oh. And next year, diba, Year of the Wood Dragon. Mm. Eh, pag may tatlo daw dragon sa bahay. Ano na? Swear, tida. Sorry. Pag may tatlo dragon. Mga kamarite, kung kailangan nyo po ng service ng isang pungsoy, ay, hindi. Yan ang sabi sa akin ng mga friends kong Chinese. Tapos, ito pa. Ang asawa ko, kaaway namin. Oh. Ano siya? Dog. Kaaway ng dragon ang dog. Actually, ang tanong ko nga, hindi ba magka-clash yun kung puro kayo dragon? May dog naman eh. yung dog yung kaaway namin. Nakakatawa to si Yasmin. Yun na. Oh, anyway, yes, maraming salamat talaga for being here. And for being sport. Yes, of course. Ang dami naming, pati kami may natutunan. Bagong natutunan na narinig from you. Narinig mo, kailangan pala ano. Tatlong dragon sa bahay. Sabi nila, yan ang sabi nila. Hanapin ko nga kung may dragon sa bahay. Anyway, yeah, baka may gusto ka i-promote, sabihin. Yes. Negosyo. Negosyo. Please follow me on my social media, sa aking Instagram account. It's Yasmin_Curdy. So dito sa YouTube channel, Yasmin Curdy. May tick mark pa rin ba? May tick mark pa rin. Kasi diba si Twitter, tinanggal ni Elon Musk. Oh, yes. Diba? Sa kasi ano? Diba? Oh my God! Anyways, tapos sa Twitter natin, The Real Yasmin. Sa TikTok, Yasmin_Curdy. Sa Facebook, Yasmin Curdy. And then, ano pa ba? Ano ba yung mga social media? Yeah, IG. Instagram, Yasmin_Curdy. Ayan, follow niyo lang ako. Yasmin Curdy. And then, follow niyo rin, syempre, yung mga kaganapan kung kailan ba ipapalabas ang The Missing Husband. Kasi, ang balita ko parang, ano pa eh. Parang towards the end of the year pa. So, abang-abang lang guys kung kailan siya. Pero mahaba pa to. Mahaba pa yung taping. I'm sure. Nakaka...
marami naman kami na nakunan. Marami na. Okay, pero kasi puro kami big scenes. Yun. Okay. Last na lang, kasi ang dami mo na nagampan ng role. From bakekang, etc. Anong kaibahan nito dito sa ano, Missing Husband? Ang kaibahan nito, first time ko pong magpo-portray ng isang OFW sa isang teleserye. And malapit to sa puso ko ang pagiging OFW dahil lumaki po ako sa Middle East. Ako po mismo lumaki sa Kuwait. And yung buhay po ng mga OFW ay aking nasaksihan simula pagkabata ko pa. And yung mga OFW po talaga sa Kuwait, sila po ang nag inspire sa akin para mag-artista ako. Dahil yung mga OFW po, usually pag may mga mistisang bata, sasabihin nila, uy, mag-artista ka. Ang ganda ng mukha mo, mag-artista ka, ganyan. Nag-artista ka. Nag-artista nga po talaga. At tagumpay ka naman. Opo, and nagsimula po ako umarte din sa mga Filipino Cultural Club sa Kuwait, sa mga OFW din. So, I think ito po, dinidemo dedicate ko po itong palabas na ito, ang The Missing Husband, sa mga OFWs na mga nakilala ko po in the past. Very relatable pala. What about movies, Rose? Walang movies? Upcoming one? Wala po. Wala pong movies. Ang tagal ko nang hindi nag-movie. But since nag-start uli ngayon ng GMA Pictures, baka naman. Yes. So, i-suggest po natin yan kali Sir Joey at kali Miss Annette Gozon. Why not? Diba? Correct. Okay. Okay, mga Marites, salamat po sa aking favorite actress. Our favorite actress. Favorite ko na rin siya. Mapasalamat po kayo. Subaybayan po niya si Yasmin Curdy. Ubabalik po, Missing Husband. Ubabalik po ang Marites University. Yay! Thank you, Yas. Thank you.